Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel, Chair Mamita! Kamusta na po kayo? Sana po lahat okay. Okay. Now, ngayon po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Gmail. Okay. Yung part 1 ng series na to, tinuro ko sa inyo paano mag-create ng sarili mong Gmail. Ngayon naman, aralin natin kung ano yung pinaka-importanting mga features ng Gmail. Paano mo ma-enjoy ang paggamit ng Gmail na to? Okay, una, since meron ka ng nakapag-create ka na ng Gmail mo, natandaan mo na yung password mo. Ngayon, isang palatandaan, pag may nakita ka ng picture dito, ibig sabihin may account ka na, may Gmail account ka na. So, paano ka papasok? There are two ways. Una, pwede dito. Pangalawa, punta ka dito sa Google Apps. Okay, just click. Tignan mo yung icon ng Gmail. Ito yon, yung may malaking M. And then, click. So, in a few seconds, lalabas ngayon yung interface ng iyong Gmail. So, as you can see, marami na akong email na na-receive. Kasi may ito yung kauna-unahan kong Gmail na ginagamit. Okay? Yan, nasa 2,000 plus na. So, one thing nice is you need to organize your email. So, paano ba i-organize yan? So, dito sa gilid, may mga boxes. Itong mga boxes na to, pwede mong i-check kung ano yung gusto mong i-delete. Halimbawa, ito. Gusto mong i-delete. Pag na-check ka na yan, go to the symbol ng bin or ng trash. Pag klinik mo yan, deleted na yan. Okay. So, halimbawa, dinelete ko. So, makikita mo kagad sa ilalim, meron dito. Okay? Move to bin, tapos undo. So, binibigyan ka ng seconds para mag-isip. Pwede mong bawiin habang nandun pa yon. Pero yan, pag nawala na, goodbye na, nandun na siya sa trash. Okay. What else? Kung gusto mong may priority kang email, lalagyan mo ng start, ikiklik mo lang yan. Pagkaya nag-ilaw, okay. So, ibig sabihin, priority yan, priority ang mail na yan. Okay, eto pa. Meron tayong mga kulay, nakikita mo, may kulay itong mga to. Pero originally, wala yan. Paano mo, para ka lang naglagay ng mga email mo sa kanya-kanyang folder. So, you have to categorize. So, halimbawa, itong mga dilaw, I name it apps membership. Okay, namali ng spelling ko. And then, makikita mo yan dito sa gilid. One of my folders, ito yung apps membership. Paano mo kinulayan yan? Nakikita mo may tatlong tuldok dito sa gilid. Ito nakalagay, label, color, mamili ka. So, ako pinili ko dilaw para sa apps membership. So, nasa sa'yo yun kung paano mo kukulayan. Okay? Tapos, in label list, ayan, show. Show if unread, hide. Yan. May pagpipilian ka kung paano niya ipapakita sa'yo, paano niya ipipresent sa'yo yung mga email mo. So, eto na yon. Ayan na yung mga sa apps membership. Next, to another folder ko, itong YouTube. Sa YouTube, ganun din, I have 17 emails na related sa YouTube. Para mapalitan mo, ganun din. Ah, punta ka sa tatlong tuldok sa gilid, then you can change the color. And now, punta tayo sa isa sa pinaka-importante, paano mag-compose. Okay. Paano ka mag-compose? Okay. Meron ditong plus sign, colored plus sign. Click mo lang siya. Ito na ilalabas. So, ngayon, makikita mo dito sa example ko, bakit meron na agad na ganito? Ito, depende sa'yo. Pag sinet mo na merong signature, every time na magre-reply ka, every time na mag-create ka ng email, automatic yan. Kung sinet mo yung signature, lalabas yan.
So, signature, ikaw ang bahala kung paano mo, ano, halimbawa ay yung pangalan mo, okay, yung profession mo, school connected, department, your number, and your email. So, automatic yan. Pero meron ka naman option na no signature. So, papakita ko sa inyo kung paano yan ginagawa later pagdating sa settings. Ngayong habang nagtatype ka, gusto mo mas malaki, naliliitan ka dito, pwede mong parang i-full screen. So, eto na yon. Okay, so habang gumagawa ka, nagko-compose ka, eto yung mga tools. Parang ano lang yan, parang nasa Word. Ito, pwede mong palitan ng mga font style. Tapos, eto yung size. Yung size niya, mamimili ka among small, normal, large, and huge. Okay, so, pwedeng i-bold, italics, underline. Ito yung text color. Tapos, eto na rin yung sa alignment, number, bullets, and so on. Okay, quotes. So, kalimba meron ka ano, remove formatting, dito lang, control. Tapos, may send. May send, pag sinend mo to, pag pinindot mo, automatic yan. Send siya agad. Pero itong send later, pag pinindot mo to, kasi ako merong akong add-ons na boomerang. Pag pinindot ko, halimbawa ito. Okay? So, kailan ko isesend? Halimbawa, parang gusto mo lang gawin ngayon pero gusto mong isend ng mga, eto, pwede ka mamili in an hour, 2 hours, 4 hours, o kung bukas pa, okay, sa isang araw pa. So, mamimili ka dyan. And then, yung time, pwede ka rin maglagay and then confirm. So, pag okay na, yan, if no reply. Tapos, eto naman, pwede mo rin siyang pindutin, okay, para lang matrack mo. Okay, ito isa sa pinaka-importante. Ito yung mga, isa sa trick, isa sa magic. Kasi pag pinindot mo yan, malalaman mo kung yung recipient ng iyong email ay nabasa niya o hindi. Kasi di ba may time na yung iba dead ba dun sa email mo. Tapos pag tinanong mo, nabasa mo na ba yung email ko? Ay, hindi ko pa nababasa eh. Hindi ko pa nakita. Tapos diyan mo siya mahuhuli. Pag pinindot mo yan, ayan yung isa sa kagandahan ng may boomerang. Makikita mo. Aha, nakita niya na pala, nabuksan niya na pala, na click niya na, dead man nga lang, wala pang reply. So makikita mo lahat yon. Hey, that's one. Hey, ito naman. Halimbawa, punta tayo dito ulit, ha. Two. Diba kung anong sino i-email mo. Ngayon, gusto mo nang halimbawa ang email mo ay para sa marami, ay alagay mo paulit-ulit yung iyaano mo. Paulit-ulit ka na, halimbawa, 20 yun. Alagay 20 times ka. Magsisi ka na lang. Okay, parang carbon copy yan. And then, subject. For example, ang subject mo is about LESF application. Okay. Ngayon, ito ha, itong papakita ko sa inyo, isa sa trick, isa sa magic. Itong LESF application ko, kasi di ba? Dumadating ang point na halimbawa may mga email sa iyo na pare-pareho lang ang concern, pare-pareho lang ang topic. So, ang sagot mo, iisa lang. Iisa lang naman ang sagot mo. So, pwede ka na maglagay ng template para hindi ka na paulit-ulit na magta-type pa. So, ginamit ko yung isang add-ons ng Google Chrome, which is Add Text Expander. So, ito yun. Okay? Add Text Expander. Mamaya, papakita ko rin sa inyo. So, ano yung gamit ng Add Text Expander? Halimbawa, maglalagay ako ng clue word. LESF. Yan, di ba? Tinype ko lang LESF. So, ayun na yung ano ko. Yun na yung
kumbaga lalabas na yung template ko na, ah, ito naman lagi ang isasagot ko eh, pare-parehas lang naman eh. Gamitan mo na ng ano, ng magic. Gamitan mo na ng auto text expander. Saan makikita yon? Doon sa Google Chrome, yung add-ons, get add-ons, sa auto text expander. So, i-arrange mo na lang. Di ba? Save, ano, nasa-save na yung time mo. Hindi ka na kakain ng oras para total pare-parehas lang naman. Same with the signature. Okay? So, kung send later, tingnan natin ha. Ayun yun. Confirm lang. Send ko in 4 hours. Halimbawa, in 4 hours. Yan. Makita, message will be sent on Wednesday, June 10. Kasi after 4 hours lang naman eh. So, pagdating ng 4 hours, papasok na yun sa email niya. Okay, so balik tayo ulit. Okay na. Now, punta tayo ngayon sa settings. Ito, madalas nakakaligtaan to. Paano ba natin iseset yung the way kung paano natin ititreat yung ating Gmail? So, nakita niyo yung, ano, ulitin ko ha, ito yung gear symbol. Click mo lang yan. Tapos hanapin mo yung settings. Click. Okay, yan. General settings tayo. General settings. So, yung language, English, phone number, yan, default. So, itong maximum page size, sabi niya, sa isang page daw, ipapakita sa iyo ang 50 emails. Pero po, pwede mong palitan yan. Kasi karamihan naman, yung iba gusto, palakihin pa. Sa isang page, 100. Okay? So, yan. Pwede mong gawing 100. O yung iba, mas gusto, konti lang para mas mabilis nga naman. Okay. Ako, sabihin na natin 100 para nakikita ko kagad. And then, another thing, dun sa default reply behavior, reply. Yung mga importante na lang ano natin. Ito yung send and archive. Okay. Gusto ko ipapakita. Show na pag may sinend ka, archive, ipapakita yung button in reply. Dynamic email, image. What else? Grammar. Ito yung sa grammar. Grammar suggestion on. Pag nagtatype ka, nag-ano siya agad. Na chine-check niya agad yung grammar mo. So, hindi ka magmumukhang eng-eng dun sa sinusulatan mo kasi nag-ano siya. Nagkakaroon na ng suggestion para sa grammar. Spelling, ganun din. So, dapat naka-on yan. Auto-correct on. Tapos, Smart Compose, yan, dalawa. Bali, dalawa yung Smart Compose. Isang Smart Compose, isang Smart Compose Personalization. So, anong pinagkaiba nitong dalawa? Itong Smart Compose, predictive siya. Halimbawa, medyo atribida nga lang to. Halimbawa, may tinetext ka. See you, halimbawa, nag-type ka, see you on... Nag-iisip ka pa lang, siya, meron na siyang isa-suggest kung ano yung magandang word doon sa sinimulan mo. Kung gusto mong i-accept, okay lang, click mo, i-tab mo. Eh, pero pagka hindi, pwede mong ipatungan. And then, what else? Doon, ito namang Smart Compose Personalization, parang kinikilala niya naman yung style mo sa pag-i-email mo kung paano, ano yung madalas mong sinusulat sa heading. So, na ano niya yun, natatrack niya yun. Okay. What else? Ano pa mga importante? Na yes, yan, dapat naka-check parehas. Okay. Kadalasan, yung kung sino yung may check, ayan yung suggestion ni Google na ito dapat ang naka-ano ka. Pero nasa iyo pa rin kung paano mo
paano mo i-handle yan. Okay. Button levels, icon. And then, ito yung sa signature. Dito ko ginawa yung sa signature. Sa signature ko, dalawa yan. Isa para doon sa tutor match ko. Isa para sa pagiging teacher ko. Pag halimbawa, ang email ko ay related sa school. So, etong signature ang gagamitin ko. Pero pag doon sa tutor match, so eto naman. Okay, so paano ba ginagawa yon? Click mo lang itong create new. Tapos, text, mag-type ka dyan kung ano yung para sa signature. Tapos, pag pinindot mo yung create, yon, may chance ka nang gumawa ng sarili mong signature. So, every time na magbubukas ka ng email mo, automatic na may signature na yan. Okay. What else? Signature details. So, ito yun, no? For new email use. Sabi ko, ito yung gamitin. Yan. I-highlight mo. Pagka on reply, forward use. Ito. Yun sa TM ko. Personal level, no? Indicators, support, out of office. Ito yung parang halimbawa, naka-schedule. Halimbawa, wala ka, nasa bakasyon ka, out of country. Nasa Pasig ka. No, kung pwede mong i-cross yun. Tapos, meron pang isa yung kanina, yung pinakita ko sa inyo yung sa paano mag-erase, ay paano, pag nag-delete ka. Teka ha. Ito. Undo send. Di ba kanina, meron akong i-delete. Ngayon, pag napindot ko na, lalabas sa ilalim yung parang reminder o warning. Okay? Pagka talaga bang i-delete mo to, okay, nandito yung ano, seconds. So, 5 seconds. Pag 5, 1, 2, 3, 4, 5. Wala na, hindi mo na siya pwedeng bawiin. So, para makapag-isip ka ng husto, nilakihan ko na, ginawa akong 30 seconds. Kasi, ay, mali, hindi ko pala siya dapat dinilit. Pero once na wala na yon yung nandun na nakasulat sa ilalim na may undo, punta na siya sa trash. Punta na siya sa bin. So, lahat ng binago mo, lahat ng mga ano mo, save changes mo lang. Huwag mong kalimutan, ano, huwag mong kalimutan na i-save changes. Okay, next. Ito ulit, papakita ko sa inyo yung kanina, yung sa boomerang. So, nandito na to. Paano mo makukuha to? Punta ka lang sa Google Chrome, tapos hanapin mo yung boomerang. Tapos, pagka nakuha mo na yung boomerang, get add-ons, automatic na yan, nandyan na yan. Nandyan na. So, every time na magsisend ka ng mail, machi-check mo agad. Machi-check mo kung itong email mo ay na binasa niya na o hindi. O tapos po pwede mo nga i-schedule or what. Okay? Next. Another add-on na importante yung sinasabi nating Auto Text Expander. Ito yung Auto Text Expander na sabi ko napakalaking tulong. So, maglalagay ka lang. Kung gusto mong gumawa, add, click mo lang yung add. And then, maglagay ka lang ng keyword mo. Halimbawa, tulad yung ginamit ko, LESF, ito. Tapos ito, pare-parehas lang naman ang sasabihin ko. Halimbawa, ang i-reply ko, 25 to 40. Tapos, same content. So, naglagay na ako, I receive your application. Please be advised that your application will be forwarded to our evaluation team. Thanks, yun. So, nandiyan na. Pag naglagay ka na ng code, save mo. So, meaning, nakasave na yan. So, every time na, kahit ilan yan, basta kung halimbawa, maglalagay ka lang ng keyword. Okay. Halimbawa, sa happy birthday, HBD. Hey, just wanted to wish you a happy birthday. Hope you had a good time.
itatype mo pa lang dun sa nagko-compose ka, HBD lang itatype mo, lalabas na to. Diba? Nakasave ka ng time. So, yun ang magic ng tinatawag nating Gmail. Okay. So, sa susunod naman, ang ituturo ko naman sa inyo ay paano naman natin i-explore ang Google Drive. Isa rin sa pinaka magandang feature ng meron kang Google account. Okay? I hope nag-enjoy ka at meron ka natutunan. So, again, my request is please subscribe and share. Thank you so much and God bless.